would we do without magic? Elves don't have magic. Elves are crazy. They don't even like talking about magic. Stops working. Stops working? Yes, for a whole day. From sunrise to sunset, it will be no magic day. So hello po mga kaprinting, pwede po kayong mag-layout ng name tag sa Microsoft Word kung hindi kayo marunong mag-Photoshop. Kailangan alam niyo lang yung mga basic tools dito sa Microsoft Word. Pwede kayong gumamit ng clip art. Pwede kayong gumamit ng clip art tsaka yung shape tool. So gawa muna kayo ng shape tool. Pag ni-right click niyo yan, makikita niyo diyan sa ano niyan, meron siyang mga sizes. Yan, mga ano nyo rin po yan, kailangan i-center nyo para pag nag-back to back kayo, magsasakto siya. Ngayon kung bago yung printer nyo, tulad nung bago kong L3210, wala na akong binabagong settings para mag-back to back. Minsan nagkakaroon lang ng diferensya pag tumatagal na yung printer. So, insert lang po kayo dyan nung word art kung marunong na kayong gumamit. At yung shape tools. Yan. So gayahin nyo lang po itong ginagawa ko. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Tingnan nyo na lang, i-post-post nyo na lang para meron kayong para makita nyo kung paano yung ginawa ko. So ganito lang dati rin yung ginagawa ko nung di pa ako marunong mag-Photoshop. So pag ni-right click nyo yung word art, pwede nyo siyang i-edit. Pwede nyo baguhin yung kulay, pwede nyo baguhin yung font, pwede nyo lagyan ng border, baguhin yung kulay ng yan, yung border, tsaka yung stroke. Yan. Depende na sa inyo kung ano mood ninyong design. Yan. Hindi ko na masyadong ipapaliwanag. So makikita nyo naman sa taas yung tools na andyan lahat, i-post nyo na lang po o kaya i-ano nyo na lang. Pwede nyong pass forward o kaya ibalik ninyo para makita ninyo. So pwedeng gawin nyo ng template. So mag-upload din po ako ng template nung ginawa ko na Word para meron kayong basihan kung paano ninyo gawin. So kasi gumawa ako, nag-upload ako dati, hindi ko masyadong pinakita kung paano yung paggawa kasi expected ko. Marami nang marunong dito sa Photoshop na mga subscriber ko. So yung mga hindi pa marunong, yung mga bago pa lang na nakaka-discovery ng channel ko at marunong sa Word, ganito lang po yung gawin niyo. So panoodin niyo na lang po hanggang bandang dulo.
So ito pag nagawa na kayo, yung nag-insert kayo ng ano ng design, mas maganda na PNG yung kuhanin niyo, yung transparent na yung likod para hindi niyo na i-edit, aalisin yung background kasi mahirap din mag-alis ng background. Kung di kayo marunong mag-Photoshop dito sa Word, parang hindi nyo maaalis yung background nung clip art. So, ang ginagawa ko, nagsisave na ako ng mga images o mga clip art na PNG. Yung transparent yung background. So, para pag nilagay nyo sa design ninyo, madali siyang ano, madali siyang ilagay kung saan mo gusto. Tapos, magbiblend na dun sa background na gusto mo. Yan. So, yung ginawa ko dito, tatlo. Pwede ko itong i-group. Then, pwede ko nang gawing template. Papalit-palitan ko na lang yung pangalan. Ayan. So, yan. So, ang tatandaan nyo lang, pag nagawa nyo na yan, pwede nyo yung clip art o yung image na ginawa ninyo, pwede nyo i-right click. Tapos, makita nyo dyan yung mga edit ano functions. Dun sa taas, yan. So, hindi naman kailangan na sobrang ganda yung name tag. Importante, visible yung name. Yan, maraming mga template sa taas. Yan, pwede nyong i-discover na lang yan. So, hindi tulad dati, ano, hindi masyadong ano, yung ganun kaganda yung mga tools ng Microsoft Word. Ngayon, may mga 3D pa to eh. 3D tapos may mga ayan, pagpipilian ka na design. So, pwede mo pang i-modify. Pero, syempre, iba pa rin yung Photoshop. Sa Photoshop, talagang ma-manipulate mo yung design na gusto mo. So. So, yan o. May clip art na ako na sinave. Mas maganda kung mag-save kayo ng, ano, ng mga PNG. Para insert na lang kayo ng insert. So, ang hirap din po kung i-google ninyo yung design ninyo. So, dapat meron na kayong mga nakasave para mas madali yung inyong trabaho. So, yan. Then, yan, kailangan matutunan nyo lang yung, ano, yung, so, yan yung, ano, matutunan nyo yung format, word art, yung mga, ano, send to back, ano, send to front, yan. Balikan po itong ano. Kasi masyadong mahaba yung pagkakagawa ko dito. Kung i-explain ko to, masyadong mahaba na yung video. Mahaba na yung video natin. So, makikita nyo naman, ninyo naman dyan. So, yan yung mga pag-resize. Kailangan marunong kayo ng mga dragging yan. Mga basic ng ano, computer operation. Yan, mga. So, ngayon naman, pagkatapos natin mag-design, yan. Yan o, ganun lang ginawa ko, kinopy-paste ko. Kinopy-paste, ano, pinalitan ko na lang yung, ano, yung name. Kasi nag-group na ako. Ngayon o, printing na. Yan. Ngayon, kung bago yung printer ninyo, wala kayong i-adjust dyan yung under maintenance. Yan. Yeah. Pagbago yung printer ninyo, wala kayong i-adjust dyan sa ano, extended settings. Yung under maintenance is extended settings. So, napaliwanag ko na rin po yan sa previous video ko kung paano i-center. So, kasi pagbago, minsan hindi pa talaga namo-modify yung ano, yung feeder. So, hindi pa lumuluwag yung mga mechanism dyan. Kasi may factor din kaya hindi si-center yung ating ano yung ating printing pag back to back. So kung may kalumaan na yung printer ninyo, medyo yung feeder niya hindi na ganun ka-accurate mag-feed. Tapos minsan yan yung offset nagbabago. So pag ganun lang, gawin niyo yung video na ginawa ko, pwede niyo sundan kung paano niyo ma-center. Boop.
Wala akong binago sa settings niyan, pero kita ninyo, pantay na pantay pa rin yung ano, yung back-to-back printing. So kung bond paper lang yung ginamit nyo o manipis na papel, gumamit kayo ng 250 microns na laminating film para makapal pa rin yung ano, yung name tag nyo. Para makapal pa rin yung name tag nyo. Kung gagamit kayo ng 180 microns, so parang ano lang yan, manipis yung name tag nyo. So madaling ano yan, madaling mabaluktot. So yung setting ng inyong ano, laminator nakasagad pagka 250 microns. So antayin yung maging green yung ready para lutong-luto yung ano, yung pagkakalaminate, hindi ano, nagkakaroon ng bubbles. Pwede kayong gumamit ng eyelet puncher, yung bilog, o yung ano, yung pa-oval, yung ID ano, puncher. Yan. Pagka ID puncher, hindi nyo siya malalagyan ng eyelet na metal. Pagka yung bilog, pwede nyo siyang lagyan ng ano, ng eyelet.